Guys, good afternoon. Andito na naman na Coke. And today, I'm going to cook sea cucumber. Ito yun siya. Ito yung sea cucumber with goose feet. So, ayan yung goose feet. Sa mga yung iba, hindi nila nakikilala, hindi nila alam kung ano ito. Pero yung iba, for sure, alam nila. Especially yung Chinese. Ito yung ano, isa sa mga special na pagkain nila. So, ito yung gagawin ko ngayon. Actually, para bukas to, i-prepare ko lang siya ngayon kasi yun, mahirap siyang i-prepare. Actually, ngayon hindi na siya ganun kahirap kasi malinis na siya, napalambot ko na siya. Actually, matigas to eh. Dried siya. Tapos, napalambot ko na siya ng 1 week. So, ngayon, ready to cook na siya. So, ayan. Ito naman ang sauce na gagamitin natin. Ito ay galing sa pork. Tapos, isang buong manok. Pinakulo ko siya. Tapos, ayan na yung labas ng... Yan na yung mga juice na nanggagaling sa kanya. Sinala ko na siya. Tapos, nilagyan ko na lang siya ng oyster sauce. Kaya, ganyan yung kulay niya. Kulay brown. So, ayan. Aking mga gagamitin. Meron tayong ginger, shallot, tsaka green onion. So, umpisahan ko na. At ito nga rin pala yung goose feet. Ayan. Malinis na siya. Kaya ready to cook na rin. And again, our sea cucumber. So, ayan siya. Since malinis na yung ating sea cucumber, umpisahan ko na siyang hatiin kasi masyado siyang malaki. So, hatiin ko lang siya into half. Madulas siya. So, ayan, nahiwa na natin. Kaya, mag-start na ako. Magbukas ng apoy. Ayan, dito sa ating kawali, unahin ko munang gawin yung ating goose feet kasi kailangan yun, na-dry talaga siya. Kasi diba, winash ko siya, tapos binlunch, tapos meron pa siyang tubig sa loob. So, kailangan yung tuyuin. Kaya parang isang kutsa ko lang siya dito sa mainit para mag-dry siya. Ayan, mainit na yung ating kawali. Ayan, nandiyan na yung ating goose feet. Parang i-dry up ko lang siya dito. Ayan, halimbawa lang. Ayan, malapit na siyang mag-dry talaga. Sa atin sa Pilipinas, hindi ito pinapansin. Pero dito, special siya. Mahal ang bawat piraso niya kahit ilaw pa. How much more kung luto na. So, ayan, dry na siya. Hanguin ko na siya ulit. Ayan. So, ayan guys, nahango ko na siya lahat. So, next, gagawin natin is the same wok, lalagyan ko lang siya ng oil. I will use peanut oil for this. Just put a little bit of oil.
Ayan. Spread around siya. And then, second, I'm going to put the sliced ginger. I-press ko lang siya. Ngayon, ilalagay na natin yung ating goose feet at saka cucumber. Wala ka nang ilalagay na in, kahit ano kasi ang lasa nito ay doon kukunin sa ginawa kong pure na juice na at pure na sauce na galing sa pork, chicken, tapos nilagyan ko sa mga pork. This, I'm going to put this one in here. But, ayan, nandiyan na siya. Ngayon, saka ko na ito ibubuhos, itong ginawa ko na sauce. Paggawa ng ganitong sauce, hindi siya dapat tipirin kasi pagka tinipid mo, wala siyang lasa. Parang ito, ang ginamit ko is isang buong manok, tapos I think 2 kilong baboy, yung pork meat, tapos pinakulo ko siya ng 2 hours, low fire. Pag kakulo na siya, ilulow mo na yung yung fire hanggang magiging curry. Actually, konti lang yung tubig na nilagay ko, siguro mga 4 na glass. Ayun, tapos yung iba na non, the rest galing na siya mismo sa sarili niyang tubig. So ayan na siya, kung nakikita nyo, ayan, pagkakulo niyan, ito na natin yung tulog para hanggang lumambot siya. Tapos sa pagtulog pala nito, dapat hindi mo siya, yun na, mahina ang apoy dapat, kasi pag malakas ang apoy mo, itong goose feet, pagka lumambot siya, yung meat niya naaalis sa buto. Kailangan kasi, ang gusto kasi ng mga karamihan kasi ng kumakain ng ganito, gusto nila yung meat naka-intact pa rin siya dun sa kanyang buto. Pero malambot. So, ganun. Cover na natin. And then, hintay ko na lang siya na kumulo. Tapos, saka natin kain. So, I'll be right back. So, ayan. Kumulo na yung ating goose feet. Ayan. So, pwede na natin siyang pahinaan. Ayan, low heat na siya. Tapos cover natin hanggang lumambot siya. Actually guys, yung sauce na yan, hindi siya mauubos pagka sinerve natin. Hindi siya mauubos kasi konti lang naman ang nilalagay mo eh. Ngayon, you can restore it back to the freezer. Tapos, pagka kailangan mo siya ulit,
gamitin mo siya ulit, pwede mo siyang magamit ulit. 'Di ba? Para ano, huwag mo itapon kasi sayang, ang dami mong nilagay na pork, ang dami mong nilagay na chicken, tapos tatapon mo lang, 'di ba? So you can keep it. So yun, so wait again natin yung ating eto hanggang lumambot. See you again. So okay guys, time's up na. Mukhang okay na yung ating goose feet and siko kimbo. So ayan, ito na siya. So nakikita niyo yung color niya, ayan. White siya kanina, nagiging brown na siya. Tamang-tama lang yung kanyang lambot. Pati din yung siko kimbo. So yun na siya. Ayan, ganyan lang. Hope you like my video at sana may natutunan kayo sa aking vlogs for today. And see you again on my next vlog. Don't forget to press subscribe and press the bell button so you can see my next videos. Thank you for watching and have a good night. Bye-bye.